Hi guys, welcome to my channel. And for today's video, let's talk about free facelift Honda CT 2023 model. So nalik na guys yung image na paparating na 2023 free facelift Honda CT 5th generation. So alam nyo guys, sobrang ganda ng free facelift sa for the base and mid variant na Honda CT when to compare sa latest generation ngayon. So alam nyo guys, kung ano talaga yung pinagbago niya is less aesthetic mga kit. Ayan, so binawasan na, more on solid body na siya guys compare sa current generation natin ngayon. So di ko ma-imagine guys kung bakit ganito na ang nangyayari sa Honda, but we are still hoping na mag-improve. So ang ginawa kasi guys ngayon sa pre-facelift na Honda CT is all about sa image, sa design for the exterior. So ang impression ko sa exterior ng pre-facelift Honda CT when to compare sa base model muna tayo guys na ngayon at sa base model na darating na pre-facelift, mas nag-improve siya. Doon ako na pahangay yung SCVT and VCVT na design, mas maganda yung improvement ng Honda Thailand and India na pinakita na image. So although for Philippines pare-pareho lang yan, ang nagkakaiba lang yan sa specs. So ang masasabi ko sa pre-facelift, nag-improve naman siya kasi mas bagay na guys na less bumper chrome. So mas maganda kasi na less bumper chrome dahil more safety naman siya, at saka combined with honeycomb grill. So yun yung pinaka improvement para sa akin when we see the actual image sa ngayong generation ngayon at nag free facelift sa generation din naman ngayon. So last 3 years na rin kasi guys yung Honda City natin dito sa Pilipinas. So expecting na minor free facelift lang yung mangyayari sa Honda City. And then ang nakikita ko guys sa lower na rin tayo, mas maganda rin yung front skid plate. Ayan, so yung front niya na skid plate, mas okay na siya. And then wala nang nagbago sa headlight, wala namang nagbago, same pa rin yung design. So binago lang naman yung design ng bumper na chrome, so binawasan siya. So hindi na yung logo sa chrome, sa ilalim na siya ng chrome na bumper. So sa may grill na siya nakalagay, and honeycomb na yung design. Ayan, so kung nakikita nyo guys. And then pagdating naman guys sa fog lights, sa dalawang fog light na yan, so compare mo sa ngayon at sa FAS, so wala siyang curve, I mean wala siyang angas factor sa gilid na curve. Ayan, except lang sa top of the line kasi may LED fog light. So yung base model kasi at saka yung V variant walang fog light. So ngayon guys, I don't know kung magkakaroon, pero I think hoping magkaroon din, no? Magkaroon din yung fog light sa kahit mid variant lang. So nakita ko kasi guys, body yung design, body talaga yung design niya. So wala siyang plastic na paganon. So na may wait. So iba is hindi naman siya maganda tingnan kung matte black lang. Mas okay kung glossy para makintab siya. So sa nakikita ko ngayon guys, sobrang parang type R siya na may curve, may angas factor. So ang ano yun eh, ang point nun is parang type R siya. So once na magkaano ng hangin, so hindi siya tatalapon sa gilid na mapupunta siya sa gitna sa may honeycomb grill. Siyempre sasaluhin niya eh. Pag tumakbo, sasaluhin niya kasi naka-curve eh. Naka-curve siya. So mas maganda yun guys yung design na yun for me kasi bawas sa mga fake nalalagay sa kit, mga fake na kit na mga hard plastic, so nabawasan na. So it's okay na for
base model and mid variant. Pag sa top of the line naman guys, although wala tayong picture na actual photo sa top of the line na Honda City. So sa atin kasi glossy black talaga yung bumper niya. So mangyayari niyan, same pa rin yan sa chrome na base, mababawasan din siya at sa ilalim na yung logo kung ano yung design ng Civic. Ayan, so okay. So mas maganda rin naman, wala namang pinagbago yung headlight niya. And then pagdating naman sa fog light, although may angas din siyang factor kasi may LED. So mas maganda kasi yung housing na may LED tapos naka-curve siya. Ayan, so makikita mo talaga yung ilaw na nakasentro sa pag-anon. Sa kasi nakaabang sa taas eh, may curve kasi sa taas at saka hindi siya yung LED fog light, hindi siya nakaumbok kundi medyo nakatago siya ng konti. So mas maganda yun guys for me. And then pagdating naman sa side, so wala namang pinagbago, I think wala talaga siya. So kunting design lang na guhit na straight, so okay na yon. And then sa likuran naman guys, sa backlight, so wala naman siyang pinagbago sa ngayon. I think ang binago lang niya is yung reflector light na patayo yung ngayon generation. So yung prefacelift na generation din naman sa 2023. So ano na siya guys, sa baba na siya nakalagay doon sa may exhaust pipe banda. Basta nasa ibaba na siya, hindi na siya sa body, sa may diffuser ba tawag? Diffuser yung sa ilalim. Ayan, so doon na siya nakalagay yung reflector, hindi na siya sa body. Ayan, so may curve lang siya na konti as pinanggalingan na ng mga nilagyan kasi ng fake na reflector light, yung parang dinikitan lang siya sa both sides. So mas maangas naman yun guys yung dati ngayon for the top variant talaga. Pag base model naman kasi medyo hindi maganda siya sa base model na design. So ngayon miso maganda na ginaya niya kasi si Honda Civic. Ayan, so nagbago rin guys yung mag niya, yun machine mag na siya guys, kumbaga katulad na rin siya sa first gen na Honda BRV. Kumbaga solid yung pagkalagay ng mag, yung rim ng mag. Ayan, so rim, ang rim pala sa motorcycle, yung spoke niya, guys, sobrang angas niya kasi solid kasi guys eh, dikit-dikit siya na spoke. So same pa rin yan guys na 16 inches pagdating dito. Ayan, so wala tayong picture about sa top of the line na kung ano yung design. So base model lang guys kasi yung pinapakita. Iba kasi yung top variant nila doon, wala silang glossy black, so more on chrome pa rin sila kay top variant sa Honda India and Thailand. So marirelease yan guys next month sa Honda Thailand sa Bangkok International. So may motor show sila doon. So ngayon guys sa Pilipinas, expected na rin yan sa tatlong model na darating dito. Nauna na yung Type R, and next is the Honda CR-V, and next naman is yan. So I think October, November will be coming, I think lang sa ngayon. So ina-expect ko guys na ang kagandahan ng Honda City na facelift is for base model only, base and V variant. So sa top variant wala kasi tayong medyo picture na whole image kumbaga. So we will update you guys sa next video ko about sa Honda City na free facelift if we have came here in the Philippines. Ayan, so good job naman guys talaga. Good job talaga yung ginawa ni Honda na mag free facelift na kasi 3 years na rin siya na hindi nagbago. So ginandahan na yung angas factor ng fog light housing and sa rear. So mas maganda na guys yung rear kasi hindi na siya maraming kinakabit na
matte black. So hindi naman kagandahan ang matte black kung hindi makintab. Ayan. So yun lang guys yung mga ano ko sa exterior. So proceed tayo sa interior. Yung interior naman guys, I think walang magbabago. So same na wireless app. No wireless sa atin. Same Apple CarPlay and Android Auto na wired. Ayan. So we can't expect na walang Honda sensing. So maybe 2020-30 and the hybrid also hindi ako nag-expect but hoping darating by 2030. Ayan. So yun naman talaga ang expectation ko na pagdating ng 2030 magkakaroon ng available yung Honda hybrid sa Pilipinas kasi gusto kong mangyari guys, pinapaproven ko muna yung durability for 5 years. Start ngayon up to 2030 na maging tumagal siya ng 5 years na may proven na ipapakita yung paggawa ng hybrid ni Honda kung paano gawin ang isang hybrid car. So gusto kong mangyari na walang masyadong gastos at mga replacement na nakakadismaya sa ownership. Ayan. So yun talaga yung gusto kong mangyari. And then ang nakikita ko guys sa roof, I think hindi naman siya bumaba. Ayan. So hindi naman siya bumaba. So doon kasi sa Honda India and Thailand, mayroon silang sunroof na tinatawag. So pagdating sa Pilipinas, so wala. Kasi hindi naman natin kailangan yung sa sedan. Mas maganda talaga sa malalaking car ang may sunroof. Kasi for family viewing, kasi malapad. So sa sedan kasi hindi naman masyadong malapad. Ayan, so hindi na natin kailangan yan. Kasi ang baba lang. So pwede kasing mangyari na, diba? Hindi naman natin ma-expect. So dito lang ako guys sa ilog. Ayan, so hindi ako nakapag ano ng maayos sa bahay kasi may noise. So medyo maingay rin kasi sa bahay. Ayan, so mga manok nag-aanuhan doon. And then dito nga mayroong nagsisigaw na mga bata naliligo doon at may baboy na nagugutom na rin. So tanghaling tapat tayo nagre-review, naggagawa ng content. So hoping guys, nakatulong yung konting ano ko. Kasi free facelift lang naman siya eh. Wala namang mangyari sa engine performance. Kung ano, same pa rin yan sa ngayon. So design lang yung ano. I think magtataas ba siya? So abangan lang natin. So kung magtataas man siya, I think hanggang 10 to 15 or 20,000. So abangan lang natin guys sa mga susunod once na dumating na dito sa Pilipinas. So ngayon guys is a great offer na may promo si Honda City, lalo-lalo na yung SCVT. So we can expect guys na same performance naman yun. We can expect na maganda yung handling kasi gawang Honda quality. Ayan. So 5-star safety rating din ang Honda City na yan natin na gawang Thailand. And hope guys, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So thank you so much guys for supporting my video. Sana guys nakatulong sa inyo yung konting update ko sa about sa Honda. So expect natin guys na darating yan but not on exact date. Ayan. So maraming salamat. Thank you so much and God bless. Bye-bye.